What's up, guys? Welcome back to my channel. This is Cora. Today, we will show you how to install our laptop's SSD storage and the score of the crystal Diskmark between the one with the normal hard drive and the one which has the crucial BX500 SSD storage. So, let's get started. So, ang gamit kong laptop ngayon ay ang HP laptop 14-BP1XX. At ang gagamitin namin na again, yung SSD storage namin ay yung in-unbox ko 1 week ago, which is the Crucial BX500 120GB. So, ang laptop na to ay meron siyang Intel i5-8250U processor at meron siyang 4 cores and 8 threads with 8GB RAM. So, pinag-iisipan ko pa kung mag-upgrade ako ng RAM kasi alam nyo naman na ang Google Chrome, every now and then, nag-update siya or nag-upgrade siya. So, the more na mas bago or updated yung version mo, the more na mas kakain siya ng RAM. So, yun. Let me know in the comments below what you think about it, if you need me to upgrade my RAM or not. So, itong laptop na to ay nabili ko about 4 years ago. Ayan, ito ay nabili sa from overseas ng aking sister and then binili ko sa kanya. So, ngayon, bumabagal na siya at saka lagi kong ginagamit kasi kaya kailangan ko mag-upgrade ng storage. So, ito, ipapakita ko sa inyo kung paano namin siya i-install muna yung aming SSD storage na galing sa Crucial. So, ayun, na-install na namin siya. Ang aming laptop ngayon ay meron ng SSD storage na Crucial BX500. So, yung aming lumang hard drive, hindi naman masasayang yun kasi gagawin namin siyang external storage kasi 1TB yun. So, malaki yung kanyang capacity. Magagamit namin siya, mag-store kami doon ng aming mga videos, ng aming channel, yung mga raw videos. So,
Abangan nyo yun, gagawa rin kami ng video kung paano namin gagawing external storage ang aming lumang hard drive. Ngayon, iti-check natin ang score ng Crystal Diskmark ng lumang hard drive versus yung ating meron na siyang SSD storage. So tara, check na natin. So, yun na guys, nakita nyo naman sa score yung difference ng lumang hard drive namin versus yung meron na siyang SSD storage. So, nagulat ako personally mismo kasi, so nung inopen ko yung laptop, hindi ko pala alam na na-install na pala dun yung SSD storage. Nung pagbukas ko, ang bilis niya mag-boot, nagbukas ka agad siya. So, parang kakaiba. Nag-boot siya, tapos nung nag-login ako mag-YouTube na ako, inopen ko yung Google, sobrang bilis niya mag-pop up, as in hindi siya tulad ng dati na magbibilang pa ako ng 1 or 2 seconds, ngayon wala nang segundo, nag-pop up na siya agad, tapos pag nag-add ako ng tab, wala nang buffer, bumubukas na siya kaagad, sobrang ganda ng naging result nang meron siyang SSD storage versus nung lumang hard drive. Tapos, yun pang ibang mga program na ginagamit ko normally dito sa laptop, ang bilis niya mag-respond. As in, ibang-iba sa dati, sobrang na-amaze ako, kaya hindi talaga kami nagsisi na nag-upgrade kami ng aming laptop. Binilihan namin ng SSD storage. So ngayon, mas mabilis na mag-boot, mag-buffer, wala nang... As in, sobrang malaki ng difference, na amazed talaga ako kasi hindi ko pa alam nun na in-install na pala yung SSD ng mister ko. Kaya ayun, tinanong ko siya kaagad kung in-install niya ba yung SSD. Tapos sabi niya, in-install niya na daw. So nagulat ako kasi sobrang ganda talaga ng result. So, that's it for today guys. I hope makonsider niya rin na mag-upgrade ng inyong hard drive, or bumili kayo ng SSD para mas better yung experience nyo. So, I hope you like this video, and if you do, please give me a thumbs up. And if you're not a subscriber yet, please make sure to subscribe and hit the bell for all notifications. Do not forget our Facebook page that is Unboxing and Everything, and our Twitter account that is Unboxing E. Thank you all so much for watching. I'll see you again on my next video. Bye! Love ya!